So, kumusta mga ka-fix? And tagal kong di nakapag-vlog dahil yun na nga. Wala lang ako magawa, puro bike-bike lang. Nakalimutan ako na mag-vlog. So, ngayon may in-order ako sa Shopee na sangko galing sa VP Cycling. Yan siya. At kasama ko ngayon si First Aid. Di kilalang tao. And let's go na. Kumusta mga ka-fix? So, yun na nga, tagal kong di nakapag-upload sa YouTube. So, mag-upload na tayo ngayon dahil may binili tayong cogs and lock ring galing sa VP Cycling. And, hindi ko alam kung saan yung place nila. Nakalimutan ko kung saan. Basta, malapit lang dito sa Cavite. So, bali sa Maynila, ganun. Doon banda yung place nila. Hanapin nyo na lang sa Shopee yung VP Cycling, makikita nyo naman doon. Medyo mabilis yung pag-process nila sa mga package, lalo na yung mga items na bibilhin agad. So, mabilis sila mag-gumawa. Hindi katulad nung iba na nakikita ko sa Shopee. So, yun na nga, unboxing na natin to. So, bago yun, unboxing na natin, it's a prank lang. So, tatanggalin ko muna yung gulong ko bago akong mag-unboxing. So, let's go na. Mga ka-fix, kala ko kasama yung lock ring, hindi pala. Cogs lang pala yan siya. Pero ayos na rin yun, bali mga 215 yung isa. So, bali 14 teeth yung binili ko. Tapos, syempre, pinakamalupit dito, kasama yung sticker ng BP Cycling. So, may didikit na ko yung sticker sa bike. Thank you sa BP Cycling, and ilalagay ko na siya. Maya ko na siya videohan dahil mahirap mag-video habang nagtatanggal ng gulong. Bibidyoan ko na lang siya pag tapos ko nang matanggal yung gulong. Ay hindi. Pagkatapos ko nang ikabit yung cog dun sa bike ko. So, abang-abang! So, okay na siya ngayon mga ka-fix. Papakita ko na sa ngayon sa kanya. Let's go! Yan siya mga ka-fix. Yes. Kita na. Yan. Naka 14 kit na. Ang pinaka naging ayoko lang dito yung nagulat ako. Mahirap siyang iskid dahil yun na nga naka 48 14. Yan 14 48 14. So akala ko madali lang siya iskid, tapos hindi pala, matigas pala siya. Pero ox na siya sa akin dahil madali naman siyang skid, madali naman ding struck stand, madali din makabawi sa bar spin. Dahil yun na nga, medyo mabagal. Mapapa angat mo agad yung unahan, tapos bar spin. So medyo madali-dali siya, kasong problema lang yung pagpreno, medyo mahirap-hirap siya, di katulad nung naka 16 teeth ako. So mali pala, dapat pala binili ko ay 17 teeth para medyo madali-dali. Pero ox na rin siya. O siguro, kung iisipin, nag 15 na lang sana ako, no? Para medyo madali-dali din skid. Pero ox na rin siya, di katulad nung una, na isang skid patch lang yung nadadali niya. Ngayon, hindi ko alam kung ilan dahil di ako nag-skid, nakakatakot. Sa mali mo, mabutasan ng gulong. Pero tinry ko. So, yun na nga. Sobrang tigas ipa-jacks. Medyo mahirapan din ako may skid. Pero, ox na ox siya sa akin. Dahil, ganda yung quality. Nakabalot ng maayos. Di katulad ng mga sa ibang product na basta na lang lagay ng bubble wrap. Tapos, plastic na agad. Di katulad niya na secure talaga. Nahirapan pa nga pagbuksan kanina eh. So, yun na nga. Nakita nyo naman yung bike ko ngayon mga ka-fix. So, dito na tayo magtatapos. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel. Click nyo na rin yung bell button para lagi kayong active sa new vids ko. So, bihira na lang makapag-upload dahil yun na nga.
nag-module ako. So, syempre, kailangan unahin module dahil malapit na kami matapos. Siguro, mga ka-weeks, pag natapos na yung module ko, doon na tayo mag-upload ng mga video. So, doon na mag-upload. So, nakalimutan kong mag-upload doon sa pag-ikot namin sa village dahil di nakalabas. Di ako nakalabas dahil ulan ng ulan. Di ko ma-videohan. Sayang nga eh. So, yun na nga. Dito na magtatapos. Bye-bye!